Welcome back to my channel, mga kuya. Sa pamamagitan ng aban nito, magwawakas ang alitan ng dalawang ito. Halika na! Ahoy, nabugbog na. Binugbog-bog-bog-bog-bog-bog-bog-bog. Eto ngayon, tumayo ako. Nako, iisa-isahin ko na ho kayo. Uunahin ko na ho itong pinakamalakas. Balita ko ho, si Arn eh, hindi raw ho na gano. Hindi raw ho nag-broadcast. Ako ho, hindi ko siya kayang... Hindi ho ako aatras. Katulad ho nung pinangako ko, aaraw-arawin kita, Arn. Aaraw-arawin kita. Umaga, upload, tanghali, upload, alas 11 ng gabi, live, pati kay KBCTV hanggang paumagahan, ikaw ang topic ko. Hindi kita aantrasan. Bakit? Bakit naman? Na magreklamo. Tinrial mo ko by publicity gamit ang pinakamalaking network, isa sa pinakamalaking networks sa Pilipinas. Naglabas ka ng fake news about me. Yan. Ang ganda eh. Nakakapanggigil kapag ka naaalala mo eh. Ha? Ginamit mo pa talaga yung NBI. Ginamit mo pa. Siyempre, yung NBI, nakalagay on air. Buong Pilipinas nanonood. Alam nga namang kontrahin ka niya. Eh, disisiraan mo siya. Yan. Pero yung mga banat mo, mga simpleng madena. Si Marcos ba yan? Iniimbestigahan nyo na? Yan, yung mayaman challenge. Style niya yan eh, mayaman challenge. Yan. O eto, china-challenge kita. Hanggat hindi ka gumagastos mula sa sarili mong pera na bibidyohan mo, kahit tigda 2 kilo lang, bawat mamamayan ng tundo, aaraw-arawin kita. Eh, ano naman pala, mapapatawad ka na, Arnar! Kung nakalampas ka doon sa ibang fake news na sinabi mo, dito sa akin, hindi kita palalampasin. Wawakasan ko ang karir mo. Inignite mo ako eh. Hindi ako matatakot sa'yo. Bakit? Kailan pa natakot ang katotohanan sa kasinungalingan? Ha? Gawa ka ng issue. Tawag ka kay kumpadre, kay kumare. Lahat tawagan mo na. Gawan nyo ng paraan para sirain ako. Gawan nyo ng paraan. Lahat. Pa-shooter nyo na ako kung kinakailangan kasi hindi kita lulubayan. Inignite mo ako, natutulog na ako. Nananahimik ako, hindi kita kilala. Tinrial mo ko by publicity. Sinira mo pagkatao ko sa buong Pilipinas gamit ang pinakamalaking network. Gamit ang pinakamalaking TV network. Oh, ngayon, kayo na ho ang humusga, mga kababayan, kung ano ba ang dapat nating gawin dito sa taong ito. Ako ho'y nagtataka lang bakit pinapayagan ng GMA na gamitin yung kanilang network. Yung kanilang dambuhalang network para mag-broadcast o mag-announce ng fake news itong si Arnold Clavio. Asaan ho dyan ang patas na pamamahayag? Nasaan ho dyan ang tinatawag na servisyo publiko sa parehas at patas na pagbabalita? Aba, GMA, tingnan nyo mabuti. Mukhang isinasabit na kayo nito. Pag-aralan nyo mabuti yan. Sana ho, totoo yung sinasabi nyo na patas na pamamahayag. Hindi ko alam kung may bas-bas kayo, kaya ganyan ginawa ni Mr. Clavio. Or baka naman hindi nyo alam na tinutulonggis na rin kayo ng inyong ng mga angkor. Yun lamang ho. Tinatanong ko lang ho, nasaan ang patas na pamamahayag?